Alright, what's up mga kapwa? Isa mabilisan, tatanggalin natin ito ng air filter. Hindi pala, airbox pala tatanggalin natin kasi may sabi-sabi. Kahit naman nun sa Raider 150 carb, sakal daw ang takbo ng Raider 150 kapag may air filter. Well, sa totoo lang mga kapwa, para sa akin, ang nakadesign sa mismong stock nyo ng motor ay enough na para sa motor nyo. Ngayon, papatunayan natin kung sakal ba talaga. Kasi ako kasi medyo may naramdaman talaga ako sa top end. Medyo parang makunat talaga siya kapag may airbox. Well, stock pa rin naman yan. Ayan, si Hera, stock pa rin. Yan, ang ating si Hera. Para sa akin mga kapwa, dapat ka lang magtanggal ng air filter o airbox kapag medyo may upgrade ka na ginawa na hindi designed para sa stock na motor mo. So halimbawa, ito, 32mm ang stock throttle body, gagawin mong 36 o 40mm, di ba? Hindi na enough yung box mo para bumagay dun sa throttle body mo. So kinakailangan mo nang tanggalin yung airbox na yan. Pero sa mga katulad ko na naku-curious kasi medyo nararamdaman ko rin talaga na parang maganit, titingnan natin kung may pagbabago ba talaga. Kasi nag-top speed ako dito mga kapwa, 166. Oo, ito marami rin nagsasabi na ito mga kapwa. No? Advance, lagi nilang sinasabi, advance yung sprocket mo, ganyan-ganito. Alam na nating advance yan mga kapwa, kahit noon pa, lagi sinasabi sa inyo, pag nagpalit ka ng low speed sprocket set para magamit mo yung higher speed gear, magiging advance talaga ang reading niyan. I-disregard na natin yung basa ng speedometer, makukuha naman natin yung performance na hinahanap natin, di ba? Mag-stick tayo doon. Kung gusto natin ngayon, libre naman yan mga kapwa, kung gusto nyo magpalit ng mouse bracket set, pwedeng-pwede naman. Pero kung hindi kayo mahilig sa mga racing-racing, mga etomac racing, ganan, kung hindi kayo mahilig magwalwal, walang problema. All stock is enough mga kapwa. Kahit 14, 38 yan, walang problema. All goods na yan kung ang takbuhan mo ay mga nasa hanggang 100 lang, natutulingan ka na sa 100, okay na yan, all stock lang. Masasabi mo na hindi patay ang 6-star. Pero pag na-drive mo na yan ng top speed, pumatak na ng mga 140 something, masasabi mo na na patay o mahina ang 6-star ng Raider 150 Fi. Lahat naman ng mga stock, kadalasan, mahina sila pagdating sa dulo. Kaya ang ginagawa natin, nagpapalit tayo ng slightly lang mga kapwa, slightly low speed sprocket set. Stock is 1438, ginawa natin 1441. Alright, ng airbox, tanggalin natin yan. Ito ang tunog niya pag may airbox. Yan ang tunog ng may airbox. Tanggalin natin yan. Pabilisan lang. Yan, tanggalin na natin yung airbox ni Hera and malalaman natin kung talaga bang sakal ang takbo ng Raider 150 Fi kapag may airbox. Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video para maganda-ganda ang ating kwentuhan. Alright? Alright, yan. Open throttle body na. Chan, piti mo yung throttle. Yan, open throttle body na tayo. Kita nyo yan mga kapwa, open throttle body na. Pakinggan natin ngayon ang tunog. Alright, sound check. Nasaan yung susi? For the first time. Papapalakatin na natin. Grabe. Wild na wild yung tunog. Alrighty. Siyempre, the downside mga kapwa, exposed na exposed sa dumi ang inyong air cleaner. So kung hindi naman kayo mahilig sa mga performance, o hindi naman kayo mahilig mag-racing-racing, stick to stock lang, linisin nyo lang yung air cleaner, okay na yan. Ayan. This video ay para sa mga curious, ayan, curious na mga naka-Raider 150 Fi, kung sakal ba talaga ang performance. So, testingin natin mga kapwa. Let's go, testing! Alright, what's up mga kapwa, na-miss nyo ba yung ganito? Pero testing lang tayo, naka-open carb tayo ngayon. Open throttle body. Let's go! Thank you.
Alright, yun, mga kapwa, nakita nyo na yung ano natin, ha? Ano lang yun. Hindi ko na pinakita sa inyo yung buong clip. Tumap-speed yung si Hera natin ng 170, ano dyan? 177? 178 ba? Mga 177 sa speedometer. Pero ang basihan ko talaga dyan, mga kapwa, kaya kinonect natin sa GPS. Pag pumalo na ng mga 140 yan sa GPS, medyo matuling-tuling na yun, mga kapwa, sa talagang all-stock na wala kang binago sa makina, wala kang binago sa ECU, sa throttle body. Yung 140, medyo mahirap na yung maabot, pero naka 143 ba dyan? 143. Naka 143 tayo, kasi bilis na ni Victoria yung dati, na naka high speed setup na Victoria. Pero ito, all stock lang. Oh. Parehas din sila ng gulong, ganito rin yung gulong ni Victoria noon. Tapos, naka mugs din. Naka open throttle body lang tayo. And when it comes to open throttle body naman, mga kapwa, ito, no? Kung hindi talaga kayo fan ng mga walwalan yan, huwag na kayo mag-open throttle body. Hindi siya worth it, promise. Nag-improve lang yung all-stock ko ng siguro mga 4%, mga ganun lang. Promise, hindi siya significant, sobra. Ngayon, magtanggal lang kayo ng airbox kung mag-upgrade na kayo katulad ng mga mas malaking throttle body. Let's say, mga 34, 36, 38, something ganyan. Yan, magtanggal na kayo ng airbox. Kasi magkakaroon na ng restriction yung hangin natin. Sayang naman yung dapat na maibubuga ng motor nyo. Sa kaso natin, all stock. Ang ganda ng takbo, mga kapwa. Pumalo siya ng 177 sa speedometer. And again, mga kapwa, sa speedometer, advanced talaga yan. Alam natin yan simula pa nung una. Na advanced talaga ang reading niyan. Ngayon, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng performance, then go for magpalit kayo ng sprocket. Kasi kung gusto mo talaga ng performance, meron at meron ka talagang isasakripisyo dyan. So, disregard na natin yung speedometer. Ang importante na kukuha natin yung bilis o yung performance na hinahanap natin. Again, mga kapwa, ulitin ko ha. Kung hindi kayo fan ng mga pabilisan, mga racing-racing, ganyan, eh, no need nang tanggalin. Promise, mag-aksaya lang kayo ng panahon at magiging prone pa sa dumi yung airbox nyo. Yun lang, mga kapwa. Ilan, sana nakatulong, mga kapwa. Ulitin ko, merong dagdag performance pero hindi worth it sa pagtatanggal ng airbox. So yun, shout out kay Hera. Ayan, shout out kay Hera. All stock talaga yan, mga kapwa. Stock ECU. Mamaw sprocket set lamang ang baon. Ay, take note, mga kapwa. Naka-stock elbow nga pala tayo, ha? Stock elbow yan. Stock pipe yan. No kalkal, tapos stock elbow. Wow. Ayos ka, Hera. Effective yung mamaw sprocket set natin dyan, ha? Throttle body, stock injector din yan. Wala tayong binabago dyan, mga kapwa. Ayan yan, si Hera. Ayan, no? Ewan ko lang kung anong timbang namin, pero malamang sa malamang mabigat kasi ako 65. Pero not bad na yun. Hindi ako superman nun, ha? Yung 143 na yun. And another thing, mga kapwa, no? Yung pasalungat. Nung pasalungat naman ako sa hangin, tumakbo naman tayo ng mga nasa 136 something lang. Sobrang lakas nung hangin kasi open area talaga yun. Talagang bukas na bukas ang lawak ng karsada. 136 siya sa GPS. Yung 136 medyo mahirap na rin yung makuha kung against the hangin ka. Lalo na kung malakas yung hangin. Ito, ang lakas ng hangin. Parang ganito. Ayan, ganun yung hangin. So, ilang mga kapwa. Maraming salamat. Solid support, mga solid kapwa. And antayin nyo, itatry kong itono yung ECU ni RideSafe Master. Tingnan natin kung tutuga dito sa ating motor. So, maraming salamat. Solid support, mga solid kapwa. Shoutout muna kay Paring Ijan. Nakatulong natin yung kanina. Hanggang sa muli.